up with you guys? I'm Ines Strong. And kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe mo na yan, besh. Just hit that red button down there at it-click mo na rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago akong videos. So today, ang pag-uusapan natin is about pinyin tones in Mandarin. Disclaimer muna tayo guys, I am not a teacher. Ako ay isang Pilipina married to a Taiwanese. And hindi po ako nagmamarunong. I just want to share with you guys kung ano yung mga natutunan ko here. And alam ko marami pang mas magagaling dyan than me. Pero ginawa ko pa rin tong video na to para dun sa mga kababayan natin na first timer here in Taiwan. And dun sa mga gustong pumunta dito na gustong magkaroon ng idea about speaking Mandarin. Dun po sa mga marunong na magagaling na, saludo po ako sa inyo. Sabay-sabay tayong mag-review dito sa video na to. At kung may napansin po kayong mali sa mga sasabihin ko or words na kailangan ng improvements, don't hesitate to correct me, message me, or comment down below. I will really appreciate it. And comment nyo na rin po kung ano yung mga gusto nyong matutunan. I will do my best to help you guys. So without further ado, let's start! There are 4 tones in Mandarin. Actually, 5 pala kasi may pa-bonus na isa. Pero mamaya na natin ito isipin yung isa. Dito muna tayo sa 4. Ngayon, ang gagamitin nating example na word is E. Y-I-E. Papunta na tayo sa first tone. First tone is a flat tone. Which is E. E. Flat. E. So don't worry guys kung hindi kasing tinis ng boses ko ang boses nyo. As long as you keep it flat, it's okay. So halimbawa ang boses nyo ay mababa. E, 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 E. It's all the same as long as you keep it flat. Okay? Punta na tayo sa second tone. Second tone is a rising tone. E, E. E. So kanina E. E. So napansin nyo ba yung difference guys? E. So third tone na tayo guys. Third tone is a deeping tone. E. 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 Fourth tone. Fourth tone is the angry tone. Isipin nyo, galit kayo. E. 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 Sayang guys, naalala nyo ba? First tone, E. Second tone, E. Third tone, E. Fourth tone, E. 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 E, E. So, ayan guys, practicein natin. First tone hanggang fourth tone. Okay, ready? E. E. Okay naman. Second tone. E. E. Okay naman. Third tone, E, E. Fourth tone, E, E. So dito na tayo guys sa sinasabi kong pang-fifth tone. Itong pang-fifth tone na to, mabilis lang siya, maikse, parang tuldok lang. Parang I, I. Sobrang bilis. I. So, madalas ginagamit tong pang fifth tone na to sa T, T, L. Parang 我的, 我的, sa akin. 我的, T. And guys, alam ko sobrang hirap talaga ng Mandarin. Lalo-lalo na sa mga beginners. Pero huwag kayong mag-alala guys dahil yung mga old speakers o mga native speakers here in Taiwan, minsan nagkakamali pa rin sila. Practice makes perfect lang talaga. Ang kailangan lang natin gawin is maging maingat sa paggamit ng tones in speaking Mandarin. Kasi if you use the wrong tone in Mandarin, you could be saying completely different.
So, halimbawa guys ha, gusto yung bumili ng sombrero. Sombrero is 帽子. 帽子. It's 4 tone. At sinabi niyo na sa tindera na, ay gusto kong bumili ng mao. Mao. Baka bigyan kayo ng pusa, guys. Kasi mao ay pusa. Cat. Practice lang talaga ang kailangan. And pwede nyo namang balik-balikan tong video na to kung gusto nyo mag-review. Pwede nyo ulit-ulitin sabihin para ma-practice yung dila nyo. And don't worry guys, yung mga ibang words na hindi nyo maintindihan, itatakil natin yan sa mga next videos natin. So ayun guys, that is it for today's vlog. I hope you enjoyed watching this video. And kung nakatulong to, give this video a thumbs up. And see you all guys to my next videos. Bye-bye!